Sa mga balitang mayroong pag-asa, 170 mga tao na ihatid sa pagbabautismo kasunod ng magkakasabay na Christ-centered Bible-based seminar sa Southern Luzon Mission. Kauna-unahang Invitational Fellowship Meal and Gift-Giving Program ng Cavite Mission, pagpapala sa lingkod na public school leader sa buong lalawigan. News and Media Training Workshop, napapanahong biyaya sa Ministry ng Volunteers and Communication Leaders sa Northeast Luzon Mission. Unang refresher course, pagpapala sa panguna at paglilingkod ng Pathfinders and Master Guides sa Mindoro Island Mission. Bible Quiz, humimok sa Central Luzon Conference Area 10 Adventist Kids na patuloy na mahalin ang pag-aaral ng Biblia. Ugnayan at pagkakaisa ng mga Adventista sa dalawang distrito ng Metro San Pablo na patibay sa idinaos na Friendship Games. Pinakabagong outreach project na ambag, inilunsad at ipinaglingkod ng Adventist Trail Ministry at Palawan Mission Young Professionals sa Sitio Daan Elementary School. Lahat ng iyan iyahatid mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference. Ito ang Hope Today and PUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kaming nagbabalik upang maghatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Nagsagawa ng magkakasabay na Bible-based seminar sa 10 magkakaibang lugar ang mga Adventista sa Southern Luzon Mission. Sa panguna ng Adventist International Evangelist na si Pastor Dan Smith at pagkakaisa ng mga care group, ang nasabing mga seminar na nakatuon kay Jesus ay bumago sa buhay ng nasa 170 mga tao. Ang kabuang detalye tungkol dyan, balitang may pag-asa ni Christian Ed Mungon. Naganap ang malakiang ebanghelyo ng Panginoon dito sa Camarines Sur at Albay na binubuo ng 10 site sa panguna ni Pastor Dan Smith. Ang pangunahing layunin ng pangangaral na ito ay maabot ang mga lugar kung saan hindi pa naririnig ng mga tao ang ebanghelyo at patuloy na ipakilala si Jesus at tanggapin siya bilang kanilang personal na tagapagligtas. Nagpapasalamat po ako kasi po sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, yung pangunguna niya sa akin, nasoften po niya yung heart ko, no, bala yung pride sa akin. Feel ko po yung pure na presence po ng Holy Spirit na ang pinakang reason ay dahil sa pinili ko po siya. Ang paglilingkod sa mga taong dumadalo gabi-gabi ay pinangungunahan ng care groups sa iba't ibang distrito na kung saan karamihan sa mga ito ay kanilang personal na kaibigan na patuloy nilang inaalagaan hanggang sa ito ay maging handa at lumago. But why do I come? It really is this one idea of making friends for God. I want to make God look amazing. So many lies have been told about God. I also grew up with many lies and wrong ideas about God. That when people die, God took them. When bad things happen, it is God who does it all. And I said, no, we have to talk about the true God, who He really is. God is good all the time. He is always kind. He is always loving. You can always go home again. Bunga ng panguna ng Banal na Espiritu at sa pinagsama-samang paglilingkod ng mga miyembro ng Seventh-day Adventists, 130 individual ang nabautismuhan. Ang gawain sa Eriga ay naging matagumpay sapagkat nagbinyag tayo na maraming sinuportahan ang gawain ni Pastor Dan Smith ng Grace Force at ng Quiet Out. So aming pong binabalik ang papuri at pasasalamat sa Panginoon sa katapatan ng ating pong mga visiting evangelist na nagsigawa ng programang ito. Tunay po na napakatagumpay ng gawain ng Panginoon. So ating pong pinapasalamatan ang mga kapatid na naging bahagi ng gawain. Ito po ay bunga ng ating mga care group ministries. Isa sa pinakamahalagang focus ng Ebanghelyo ay ang pagtatalaga ng bawat isa na makisangkot sa pagnanais na may pamuhay si Kristo sa kanilang buhay. For those who get baptized, who are new in their faith of Jesus, I can just tell you it's Jesus. Everything is Jesus. It is not just trying to be good, a good church member, trying to live a perfect life. It's get close to Jesus.
If you get close to Jesus, He will do the rest of it. And you will become solid. You will become planted on the ground. You will be a faithful follower of Jesus. Obviously, we need to spend time with Jesus. Read the Bible, read the Gospels, read John, read the Gospel of Mark, read the Psalms. And the more we have the words and the ideas and the stories of Jesus, we will be more connected to Jesus. The answer to every question is Jesus. Mula dito sa San Nicolas, Iriga City, at may layo ni makapaghatid ng balitang may dalang pag-asa, Christian Edris Limbunggo nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. Sa kauna-unahang pagkakataon ay mga public school leader and teachers naman ang inimbitahan at pinaglingkuran ng Cavite Mission sa isang invitational fellowship meal and gift-giving program. Ito ay kasunod ng nauna ng mga programa para naman sa pastors at leaders mula sa iba't ibang denominasyon sa buong lalawigan ng Cavite. Tunghayan kung paano ito tinuring na pagpapala ng mga nagsidalo sa balitang may pag-asa ni Patrick Vista. Tagumpay at matiwasay na ginanap ang First Invitational Fellowship Meal and Gift-Giving Program para sa public school leaders ng Cavite na pinangunahan ng CM Adventist Health Ministries and Publishing Ministries Director na si Pastor Jimmy Ramirez. Nagkaroon din ng mga lekturan tungkol sa kalusugan at kahalagahan ng tamang nutrisyon na pinangunahan ng mga piling panauhin ng denominasyon upang magbahagi ng mga lektura. Ako ay naniniwala na nothing happened by chance. So para sa akin, ito ay God's will para kahit para mabigyan ko ng importansya ang akin ding health. Hindi lamang mahalaga kay DepEd ang wellness ng mga estudyante. More than anything else din is yung wellness ng aming mga personnel. Siguro yung pagpapatotoo namin na we were able to learn something para din ma-share doon sa aming mga personnel. Kasi talaga, ang pag-aalaga sa sarili is non-negotiable talaga. Ako po'y nagagalak, natutuwa sa ganitong klaseng seminar na naatinan ko. First time sa aking buhay. Personally, kanina natutunan ko na may binanggit yung ating speaker, Dr. Tam, na meron siya binanggit sa Bible na Romans chapter 12. We have to present our body as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Ganun din sa ating katawan. So I have to start to revolutionize myself, magkaroon ng unti-unti na pagbabago sa susunod na panahon. Bilang sa akin, iba yung naging impact kasi pinagsama nyo yung ating paniniwala sa Panginoon and at the same time, yung health living natin na napakalaki ng tulong, hindi lang sa mga kasamaan namin, kundi kahit sa sarili ko. Malaki yung natutunan ko dito. Una, maraming salamat sa opportunity na maka-attend kami. Ang inyong mission sa not only in your institute, pero yung pinuntahan nyo, ni-reach out nyo ang DepEd ay napakalaking bagay noon sa amin. At kami ay nagpupurit, nagpapasalamat din sa Diyos dahil hindi po kayo bilang instrument for us to know the reality and the information na kailangan namin sa mga panahong ito. Ginanap din sa hapon ang gift giving para sa mga dumalo na namumuno sa edukasyon sa buong Cavite. Ang mga librong ito ay para din magbigay ng pag-asa at pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon ay minumungkahi nilang ibahagi sa kanilang mga pinumunuang mga institusyon at paaralan. Hatid ang balitang may pag-asa mula dito sa Silang Cavite. Ako si Patrick Vista, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. Mga napapanahong kaalaman patungkol sa pagbabalita at pakikisangkot sa media ministry ang natutunan sa training workshop ng volunteers and communication leaders sa Northeast Luzon Mission. Ang nasabing pagsasanay ay inisyatibo ng NELM Communication Department sa layuning patuloy na paunlarin ang paglilingkod ng mga Adventistang miyembro sa larangan ng media. Si Jeff C. Abang para sa Balitang May Pag-asa.
Muling nagtipon-tipon ang Adventist Communicators Team ng NEL-M mula sa Cagayan, Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya upang makibahagi sa isinagawang media production workshop na pinangunahan ng NEL-M Communication Department. Ang dalawang araw na workshop ay nagbigay ng mahahalagang kaalaman at kasanayan sa mga delegado ukol sa iba't ibang aspeto ng media production, tulad ng video editing, script writing, at social media management. Layunin ng training na ito na ang mga delegates ay inaasahang uunlad ang kanilang awareness tungkol sa paggawa ng balita na naaayon sa Christian values. Sila ay maging mas masigasig na makisangkot sa mga media-related activities ng ating church, lalong-lalo na sa pag-ebanghelyo. Ito ay pinangunahan ni na Dr. Janet Borromeo, isang retired English major teacher, Sir Solomon Caris, media personnel ng NEL-M, at Brother Genesis Brown Mark Suryaga, isang veteranong missionary social media influencer. I am so blessed, grateful, and happy. Thank you, Lord, for the privilege to serve you. And it is my vow that I will serve the Lord to inspire others, to help in spreading the gospel, and that soon Jesus will come. Bukod sa mga technical na pagsasanay, nagkaroon din ng mga sesyon na nakatuon sa espiritual na aspeto ng media ministry na nagbigay inspirasyon at pagpapalalim sa pananampalataya ng mga kalahok. Super blessed po ako na nakadalo po ako dito sa media ministry workshop and seminar kasi first time ko lang din po to na umattend sa mga gantong seminar and super ang dami ko pong nag-gain na knowledge na hindi ko lang po pwedeng gamitin sa school kundi magagamit ko din po to sa pagsaserve kay Lord. Marami ako natutunan na maaari ko pong i-share sa kanila at maaari ko pong ituro para po may mga kasama din ako na gumawa ng mga news sa mga events po na gaganapin sa mga district and area po. Sa pagtatapos ng nasabing pagtitipon, inaasahang nagkaroon ng mas malalim na samahan at pananampalataya ang mga delegado sa patuloy na paglago ng media ministry. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, Jeff C. Abang, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News. Bagong sigla ang naidulot ng refresher course sa paglilingkod ng mga Pathfinder and Master Guide sa Mindoro Island Mission. Doon ay masaya nilang muling binalikan ang mga kaalaman at kasanayang nakapaloob sa Pathfinder Ministry Curriculum na magbibigay daan sa pagtaguyod at pagtatag ng bagong club sa kanilang teritoryo. Ang balitang may pag-asa, iyahatid ni Jen Pamaranglas. Kaugnay ng pagsusulong ng Pathfinder Ministry sa mga lokal na simbahan, Adventistang paaralan sa pinakabagong Mindoro Island Mission, isinagawa ang kauna-unahang Master Guide Refresher Course dito sa lugar ng San Antonio Gloria Oriental, Mindoro. Ang naturang gawain ay pinangunahan ng North Philippine Union Conference Pathfinder Council na dinaluhan naman ng mahigit 80 mga pastor, mga guro at iba pang mga master guides na nagsusulong ng ministeryo ng Pathfinder sa kanilang mga paaralan at lokal na iglesia. Ang layunin ng Master Guide Refresher Course dito po sa Mindoro Island Mission upang patuloy nating i-reactivate ang ating mga master guide pastors, teachers, at mga local youth leaders. Ang layunin nito ay para tulungan na mapalakas ang pathfindering ministry sa mga lokal na iglesia, hindi lamang sa mga paaralan natin, kundi sa mga distrito at ang mga kabataan ay may handa natin sa mas malawak na paglilingkod at responsibilidad sa leadership. Bilang tugon sa panawagan na isulong ang Pathfinder Ministry sa local church at bilang isa na rin sa mga naitalaga na manguna sa gawain ng Pathfindering Ministry, ay patuloy kaming makikibahagi at magbibigay ng suporta sa gawain ng Pathfinder Ministry. At lalo't higit ay patuloy din kami na mag-aakay ng mga kabataan sa paanan ng Panginoon at para na rin makadevelop sila
ng mga karakter na tulad ng sa ating Panginoong Hesukristo. Bahagi ng mahalagang pagsasanay ay ang talakayan tungkol sa layunin ng Adventurer, Pathfinder at Master Guide Ministry na magpapalago ng espiritual na buhay ng bawat kabataan at miyembro ng iglesia sa kabuuan. Tinalakay din ang mahalagang pagsasanay gaya ng drills and marching, club programming and planning, club organization at iba pang mga aspeto na kabilang sa iba't ibang tracks ng Pathfinder Ministry. Ang ministry ay maghahatid ng pagliligtas ng bawat isa. Kaya ang aking hamon sa ating mga master guides, lahat ng master guide dito sa Mindoro Island Mission ay magkaroon ng isang focus sa Pathfinder Ministry to lead young people into a saving relationship. One of the most important ministries of our church under the AY ministry is the Pathfinder, Adventure, and the Master Guide. And that is why I'm so happy with the initiative of our MIM, the youth department, to have this Master Guide Refresher Course. Inaasahang ang gawaing ito ay magiging daan upang maging mas organisado ang bawat Pathfinder Club sa mga lokal na iglesia at adventistang paaralan at magiging epektibo ito sa pagpapalago at pagpapalawak ng ministeryo ng Diyos na maghahatid sa atin sa kaligtasan. Layuning magatid ng mga balitang mayroong pag-asa mula sa Mindoro Island Mission, ako po si Jen Pamaranglas, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Masaya ang sinalihan ng Adventist Kids mula sa mga distrito ng Central Luzon Conference Area 10 ang idinaos na first edition Bible quiz para sa mga bata. Ang nasabing quiz ay ginanap sa Parañaque Center Seventh-day Adventist Church at naging epektibong paraan upang turuan ang mga batang mahalin ang pag-aaral ng Biblia. Sino-sino ang mga batang nagwagi? Alamin sa balitang may pag-asang hatid ni Hannah Neri. Ang mga kabataan ng Area 10 ay aktibong nakiisa sa First Edition Area Kids Bible Quiz na ginanap sa Parañaque Center Adventist Church. 15 kabataan mula sa iba't ibang distrito ng Area 10 ang lumahok sa kauna-unahang area-wide children's Bible quiz na ginanap sa Parañaque Center nitong June 29, alauna ng hapon. Ang purpose po nito ay para po ma-encourage yung mga kabataan na magbasa po ng Biblia, nang makilala nila ang Panginoon, magkaroon sila ng personal na relasyon at sila po ay magdesisyon na maging disciple ng Panginoon at sumunod po sa kalooban po ng Panginoon. Kaya sana po magkaroon pa po ng mga susunod na edition at nang sa ganun po ang mga bata po ay lumaki na may pagkakilala sa Panginoon at sumunod po sa Panginoon. Ang nasabing quiz ay nahati sa tatlong kategorya, ang primary, 8 to 9 years old, junior, 10 to 12 years old, at ang early teen, 13 to 15 years old. Itinanghal namang kampyon ang mga kalahok mula sa North Taguig para sa primary at early teen. Samantalang ang kalahok naman ng Muntinlupa District ang nagkampyon sa junior category. Sa pagtatapos ng Bible quiz, malinaw na ang bawat isa ay nagwagi, hindi lamang sa pamamagitan ng mga certificates, kundi pati na rin sa mga aral at ng kanilang mga natutunan. Layuning maghatid ng balitang pag-asa, ako po si Hannah Neri, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Masayang nakilahok sa Friendship Games para sa taong ito ang mga Adventistang mula sa Metro San Pablo Districts 1 and 2. Ang programa ay ginanap sa panguna ng mga kabataan sa layuning patuloy na patibayin ang ugnayan at pagkakaisa ng mga Adventistang magkakapatid sa mga nasabing distrito. Ang kaganapan sa Metro San Pablo Friendship Games 2024 nasa balitang may pag-asa ni Shekinah Marie Gagarin. Sama-samang lumahok ang mga kabataan mula sa dalawang distrito ng Metro San Pablo sa Friendship Game 2024 na may damang Play Together, Grow Together. Ang palaro ay ginanap sa apat na magkaibang araw. Ito ay pinungunahan ng mga leader ng kabataan ng dalawang distrito kasama ang kanilang mga district pastor na may layuning mas palakasin ang relasyon ng mga kabataan, patatagin ang komunidad, at magbigay ng kasiyahan at pagkakaisa sa larangan ng esports. Nagkaroon po ng maayos na preparasyon at pagsaayos po ng programa. Tunay po na ako'y nagagalak bilang isang
officers and president. Dahil nagkaroon po kami ng ganitong programa, nagkaroon po ng collaboration ang both district. And nawa ay sa patuloy po na programa ay magkaroon po ng ganito muli pagsasama ang bawat distrito upang mas magkaroon ng pagkakapulod-pulod at patuloy na pagsasamahan ng bawat kapatiran. Ang bawat kupunan ay may pinaghalong mga manlalaro upang palawakin ang pagkakaibigan sa mga miyembro mula sa iba't ibang iglesia at karatig distrito. Noong June 30 naman, ginanap ang pagtatapos nito kung saan binigyang parangal ang mga kupunang nagpamalas ng galing sa sports. Ako po'y natutuwa dahil na-implement ko ang gantong friendship game ng MSPD 1 at MSPD 2. Ang karanasan ko po dito ay napakaganda kasi po nabuo po yung pagkakaisa ng dalawang district. And also po, nakakilala po ako ng mga bagong kaibigan at sa ganito pong paraan, alam ko po na magiging mas matatag po ang samahan ng MSPD 1 at MSPD 2. Yun lang po. Maraming salamat. First of all, masaya siya. Siyempre, though challenging lang sa una kasi kung pakilala yung mga kalaro mo, yung mga kasama mo sa loob ng court. As time passes by naman, na-work out naman, nagkaroon ng unity, yan, communication. Tapos, na-hone din yung skills ng bawat individuals, lalo na ako yun. Napakahalaga ng ganitong programa para magkaroon ng ugnayan ang dalawang distrito. Ang programang ito ay muling nag-ugnay sa dalawang distrito at siyempre higit sa lahat sa mga kabataan, nakitang-kita naman natin kung gaano sila kasigla at kasupportive sa ganitong programa. Naging mas kaabang-abang ang mga programang isasagawa ng mga kabataan ngayong mas marami ang kanilang mga naging kaibigan at kakilala sa bawat iglesia at distrito. Mula rito sa San Pablo City, Laguna, ito si Spina Marie Gagarin, nag-aatid ng Balitang May Pag-asa para sa Hope Today and PC News. Namahagi ng ambag o ang missionary bag ang Palawan Adventist Rail Ministry at young professionals sa mga batang mag-aaral sa Daan Elementary School, Apurawan, Aborlan, Palawan. Sa kanilang masayang paglilingkod at suporta ng mga butihing sponsor, mahigit sa 70 ambag ang nagdulot ng saya sa mga nakatanggap nito sa una nilang distribution. Ang kwento ng pinakabagong outreach experience ng mga kabataang Adventista sa Palawan, Balitang May Pag-asa ni Novelet Escarcha. Sa magkatuwang na effort ng Adventist Trail Ministry at Adventist Young Professionals, matagumpay na naibahagi sa Daan Elementary School, Barangay Apurawan, Aborlan, Palawan, ang kauna-unahang distribution ng Ambag Project na mayroong 73 recipients. Kahit na busy sa trabaho at nasa iba't ibang lugar, maraming mga young adults ang gustong makisangkot pa rin sa gawain. Kaya naman sa kadahilanang ito, nabuo ang Ambag. Ang Ambag po ay nabuo mula sa aming ministry doon po sa Bayataw. Kami po ay namigay ng Samaritan Purse at na-inspire po kami sa kanilang gawain na magkaroon, magtipon-tipon ng mga gamit para sa mga kabataan. At gayon din, naisip po namin na why not po na gawin natin dito sa ating probinsya ng Palawan. So, nagkaroon po ng ideas and may isa pong nagsuggest ng pangalan na maging a missionary bag. So, tatawagin namin po itong Ambag. Ang Ambag o a missionary bag na may lamang tulong sa mga nangangailangan ay naglalayo na makapagbahagi pa rin sa gawain ang mga young professionals sa pamamagitan ng pag-contribute ng tulong sa proyektong paghahatiran nito sa bawat sulok ng Palawan. Ang goal ng unang ambag distribution na ito ay 100 bags at sa kabutihan at kapangyarihan ng Panginoon ay mayroong naging 75 donors at umabot ng 128 ang bags sa loob lamang ng 2 buwan. Kaya naman, hindi lang iisang paaralan ang mapagbibigyan nito. Magkasamang ibinahagi ng Adventist Trail Ministry o ATM at Adventist Young Professionals o AYP sa Palawan ang unang bahagi ng unang distribution ng ambag na naglalaman ng mga school supplies. Ito ay binahagi sa Daan Elementary School na may 73 o 73 na mga bata simula grade 1 hanggang grade 7. Actually po, itong pagpili sa Sitio Daan ay pagbabalik
na lamang po ng Adventist Trail Ministry kasama po ng young professionals dito po sa community na to na ang Sitio Daan po, especially yung Sitio Daan Elementary School at yung buong community po ng Sitio Daan ay dati pong naging malapit sa puso po ng mga young professionals at mga trailers dito po sa Palawan. Kaya upang makamusta po sila ulit, nais po naming maghatid ulit or iparamdam sa kanila na we still care for them. Kaya naman ito po yung napili na lugar para maging beneficiaries or recipients po ng first wave po ng ambag or a missionary bag ng young professionals Palawan. Matatandaan na ang lugar na ito ang siya ring naging unang proyekto ng ATM halos 3 taon na ang lumipas. Nagkaroon ng pagturo ng mga kanta, palaro at kwento sa mga bata, gayon din ay nagbahagi ng mga damit sa mga magulang na nagbigay ng mas magandang ngiti sa kanila. Para po sa akin ma'am at sa mga anak ko po, marami pong salamat kasi po. Napili po ang lugar namin na natulungan kasi po talaga mahirap talaga po ma'am dito. Salamat po sa Panginoon kasi po siya po ang nagabay sa inyo po na napunta dito at nabigyan po kami ng tulong. Para sa ikalawang bahagi ng first distribution, ang mga nalikom na bags ay maipapaabot din sa mga bata sa Bayataw at Kayasan Daycare Center na kung matatandaan ay ang lugar kung saan isang sentro ng gawain ng ATM at AYP simula pa nakaraang taon. Mula rito sa Daan Elementary School, ako si Novelet Escarcha, naghahatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today, NPUC News. WRAD 9.1 FM, tunay na may good vibes. Airwaves of love from dusk till dawn, our love for you is strong. Sa good news at music we will go. Sa AWRAD 9.1 FM, pag-ibig at pag-asa ang hatid namin. Tune in, tune in, and hear the joyful sound. Sa AWR, love and faith abound. So don't change the dial, don't hesitate. AWR, with souls so great. With every hymn, with every word, we're here to lift you up. Every single time. Sa Programang Health and Family, ang hatid namin. Tune in, and hear the joyful sound. Sa AWR, love and faith abound. So spread the word, let everyone know. Sa AWR-FM, blessings flow. Mula gabi, umaga, kasama mo kami sa AWR 89.1 FM. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang AWR sa Wave 89.1 FM. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPCNews sa inyong mga social media post. Mula dito sa North Philippine Union Conference, ako si Marcy Gamaro Eliseo at ito ang Hope Today NPCNews.